ang pinakamaganda na nagawa ng Administrasyon Duterte, siyempre nabawasan ang mga kriminal, ang mga addict, siyempre nasugpo ang karamihang mga drug lord dito sa Pilipinas. Marami po yung bill po unang-una at saka yung pagbabago po ng Manila Bay. Napakalaki pong pagandahan yung nagawa niya na dati puro basura, pero ngayon ang ganda-ganda na po. Kaya nga ng lisensya, pinahaba niya ang taon, validity, and then dinagdagan yung mga equipment natin ng panggera. Galing po ako sa Saudi, sir, tapos napauwi po ako ng libre. Walang gastos, pati yung sa hotel, libre po pagkain, transportation, house to house na napag-uwi ng OWA. Ilan lamang ito sa mga kababayang hanga pa rin kay Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng 6 na taon nitong panunungkulan. Maituturing na makasaysayan ang mapanatili ng isang pangulo ng bansa ang mataas na popularidad hanggang sa pagbaba nito sa pwesto. Ayon sa Executive Director ng Publicus na si Attorney Aureli Sinsuat, pinapakita sa mga numerong aalis si Pangulong Duterte bilang pinakapopular na presidente sa post-EDSA 1 era. Dagdag pa nito, walang ibang presidenteng naglingkod sa ilalim ng 1987 Constitution na tinapos ang termino na may majority approval at trust ratings o supermajority ng public support. Batay sa December 2021 Pulse Asia Survey, nasa 72% ang approval rating ni Pangulong Duterte. Sa second quarter 2022 survey naman ng Publicus Asia na isinagawa mula June 16 to 22, 2022, 75% sa 1,500 respondents ang nagbigay ng approve o strongly approve rating sa pamuno ni Pangulong Duterte. Samantalang 69% naman sa mga ito ang nagbigay ng mataas na grado sa trustworthiness ng punong ehekutibo. Ayon sa Duterte administration, hindi ang mga naipatayong infrastruktura o kaya ay ang halaga ng pondong ginastos ng pamahalaan ang batayan sa naging liderato ni Pangulong Duterte sa nakalipas na mga taon, kundi sa uri ng pagbabagong naihatid ng paglingkod sa buhay ng mga Pilipino. In the last 6 years of borrowed time, we were able to establish the needed change that our countrymen and women deserve. Serbisyong tunay na malasakit, especially to those that needed it most. This is important because our success as workers in government is not gauged by the number of monuments we have built, nor is it weighed by the amount of funds we have accumulated. Instead, it is measured by the actual lives we change for the better. Ito, naranasan ng bansa at ng buong mundo ang mapaminsalang COVID-19 pandemic. Ngayong 2022 din, bantas sa pagbango ng ekonomiya ang pumutok na giyera sa Ukraine na nagdudulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, mga bilihin at nakaambang global food crisis. Sa datos ng Bureau of the Treasury, umabot na rin ang outstanding debt o pambansang utang natin sa pinakamataas sa halagang 12.76 trillion pesos noong April 2022. Kaya naman lumobo na sa 63.5% ang debt to GDP ratio ng Pilipinas, pinakamataas sa loob ng 17 taon. Sa kabila nito, tiwala pa rin ang administrasyon na bababa sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte ng mas mainam ang buhay sa Pilipinas kumpara noong bago ito maupo sa palasyo. Salamat for making me president. Rosa Licoz, UNTV News and